Good evening, everyone. Sino po si Samsung P613? Samsung SM P613, please identify yourself. Thank you. Samsung SM P613. Ayun, si Tita Pepot pala yun. Palitan natin ang pangalan. Good evening, Tita Josie. Kamusta ang exercise natin? Good evening, Justin. Good evening po, Pastor. Good evening po. Kinukuhanan pala ako ni Noel, hindi ko nakita. Na-inspire tuloy ako mag-exercise. Sweet Bayern. Good evening, good evening. Anong mga ulam nyo ngayong gabi? Kami, ang ulam namin, sinigang na chicken, pero walang sabaw. Yung chicken, pinahiran ng sinigang mix, tapos in-oven. Kaya masarap. Sarap yun, Pastor, ah. Opo, sarap. Subukan yun. Opo. Yung buong chicken, pahiran ng sinigang mix, tapos i-bake mo sa oven. Naku, ang bango, sarap. Good evening, Joshua. Good evening po. Justine, Giselle, Rachel, Jai, Tita Peps, good evening. Tita Peps, naka-rainbow yung ano natin, ha? Ating face mask. Good evening, PQ. Good evening po. How about the others? Anong dinner nyo ngayon? Tira-tira ba? Tira. Tira daw, tira. Ano yan? Pangat. Pangatlong init. Good evening, Sister Rosemary. Good evening, Anastasia family. Alam mo ba, Aldrin, na ikaw ngayon? Eh, Pastor, hindi pa po June. May 31 pa lang po. Ah. Balik. Alam ko po, first ng June po. First Wednesday of June. Oh, nag-5 months pala ang ano ata. Ay, nag-5 months. Nag-5 days ang Wednesday. Anyway. Okay lang. All right. So, sinong gustong magsimula ng ating prayer request at praise report? Let's do this. 801, welcome to Upper Zoom Prayer Gathering. And All right. So, who wants to start?
Pastor, good evening po. Good evening. Baka po pwedeng ako po ang mag-umpisa habang hindi pa po ako busy. Sige po, sige po. Opo, ang praise report ko po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon na tapos na po ang surgery ni Daddy and he's recovering well. Oh. Ang prayer request ko naman po, yung pong isang pinagdarasal po namin ng kapitbahay po namin, nakasama po sa prayer request po natin every for the past 2 weeks. Si Beatriz Solis po, na maalam na po siya. Uh-huh. Ang akin pong prayer request po ay sana po patnubayan po ng Panginoon at bigyan po ng lakas na loob na ang pamilya po niya, you know, maramdaman po siya ang presensya po ng Panginoon natin at abutin po sila ng pagmamahal niya. Yun lang po. Alam ko po masakit pero sana po ay makayanan po nila. Pinagdadaanan nila. So, yun lang po. Ano po, family, give them strength po. Family of Beatrice Solis po. Solis, yan. Comfort. Nakalungkot naman. Opo. Yeah. Okay, next po, sino pong gusto niyo pong piliin ang next? Sandali, sino bang meron? Si Sister Ana Lu po. Hi, Sister Ana Lu. Hi, good evening po. Good evening po. Kapapasok ko lang po, ano pong praise report po and prayer request. Praise report po. Praise report ko po is masaya po ako nung Sunday. Oh, happy birthday. Yes po, very I felt really blessed from Sunday. Sunday celebration, yung mga nagpray po, pinagpray po kami sa harap ni PQ at saka Pastor Bert. And prayer request ko po, yun hinihintay ko pa rin po yung appointment ko sa vein surgery po. Mm-hmm. Yeah. Yun lang po. Thank you, sis. Sino ang next na gusto mong... Next po si Tita Fepot. Tita Peps. Prayer request, praise report. Tita Peps. Tita Pepot. Parang walang audio ata si Tita Pepot. Ay, Pastor, nag-chat po ata siya. Ah, nag-chat, sorry. Okay, please pray for my brother-in-law. Ipa daw nagigising for many days na. Praying magising and for someone to share Jesus to him. Okay. Pakisulat, Tita Peps, kung anong pangalan ng iyong brother-in-law? Emmanuel Esma. Emmanuel Esma. Esma. Dali lang po, sulat natin na. Sino po ang next na gusto niyo sumulat, Tita Peps? Sino ba nandiyan? We have Rachel, Josie, Giselle, Justin. Teka, sandali, Pastor, ha? Kasi sa tablet ako eh, hindi ko kabisado, wala pa si Faith eh. Okay lang si po. Tita Peps, nandiyan na ba? Wala pa po. Teka, hindi kumapitay mga participants. Ano pong uling pangalan? Esma? Emmanuel Esma, Pastor. Emmanuel Emmanuel Esma. Hindi pa nagigising po, ano?
Yeah. Ano po siya, na coma? Hindi namin alam, wala pa akong balita. Pero Pastor, he really needs the Lord. Kwento ko na lang sa inyo pag nagkita tayo. Ah, sige pa. Masyadong complicated. Apo. Okay. Sino po pong, sino po next ang gusto niyong baka... Tita Peps? Ah, sorry. Si Cled, Pastor. Sino pa? Si Pastora Cled. PQ. Race report po. I had a good time at the fellowship that I went to last week po. It was very refreshing and encouraging po. I was with 37 other Christian law students, so we were able to talk about the law and our faith and walk with Jesus. So it was a really good time. And then prayer request po, I start my internship with the criminal judge this summer on Monday. So prayer request na, it would be a good experience as well as I learn a lot of things from it. At saka, let me call on Ate Dar. Ate Dar, prayer request, praise report. Hello, good evening po. Good evening. Praise report po, papasalamat po kay Lord dahil na gumaling na po yung ano namin, yung sakit kay Nat po, yung sipon niya nawala na, tsaka yung tonsillitis ko po nawala na rin, gumaling. Tsaka yung kay Puel pa, ano, konti-unti na pong nawawala yung ubo niya rin. Amen. Apo. At isa pa pong pinapasalamatan ko yung, ano, may dumating na blessings. Mm-hmm. Yung ano, nung dumating po yung offer letter ni Noel na galing sa ibang company na parang binigyan siya ng, ano, ng bagong opportunity po na makapagtrabaho as a higher ano po siya position. Wow. And hindi niya po matanggihan. Kaya naawa po siya nga sa boss niya kasi parang ayaw niya umalis. Pero ano po kasi mataas po kasi yung binigay sa kanya. Kaya siguro yun na rin po yung binigay ni Lord na ano sa kanya. Oo. Oh, eh para sa pamilya yan eh. Oo. Okay. Diba? Oh, we're happy for you guys. Thank you po. Tsaka yung prayer request na lang po, ano nang kagalingan na lang po sa lahat ng mga dumadaan sa sakit ngayon. Mm-hmm. Sige. Eh, sino next, Sister Darren? Si ano po, si CJ. CJ! Diyan ka ba, CJ? Good evening po. Good evening, CJ. Good evening po sa inyo. Praise report po is meron pong natanggap na initial interview sa aking pag-apply po. And prayer request po is continuous prayers po sa aking tita and also po yung good results po sa aking initial interview po. Mm-hmm. Okay, thank you po. Initial interview. Oh, so for interview ka na? Kakatapos lang po nung initial interview this morning po. Okay. So good. Ano na yan? Okay na yan. Thank you po. So, ano na yan? Takos na yan. Magtakos na tayo sa, ano, sa linggo. Okay, CJ, sino ang next? Sino pa po hindi natatawag? We have
Rachel, Jai, Josie, Giselle, Justin, Joshua Napogi, Anastasio, Pastor Bert, and Sister Vilma. Si Kuya Jai po. Kuya Jai, are you available? Si Kuya Jai po nasa baba pa, pero ako na lang po. So praise the Lord po dahil nagkaroon po kami ng mini vacation over the weekend po. So praise the Lord din po. And then, praise the Lord dahil po nakapasa na rin po sa driving test yung kuya ko. So one take lang din po siya. So praise the Lord po. Wow, galing, galing. And then, ang prayer request po, gumaling na po kami. Ako po, si Rizal at si Jaya and sa lahat po ng may sakit din po. Ano to, ano? Cough? Ano? Fever? Parang flu po, ganun. Flu and cold. Sino-sino? Jairel? Andi po ako, si Rizal po and si Jaya po. Jaya, Rizal, and Rachel. Alright. Sige, pag-pray natin yan. Okay, Jel, sino next? Si Joshua po. Joshua na pogi. Hello po, good evening po. Good evening, praise report and prayer request. Wala pa naman pong praise report, ano lang. Ako muna yung naging in charge sa dun sa trabaho ni ano, ni Nick. Dun kay ano, kay Sister Star. Isang buwan mahigit mawala si Nick. Pekin. So, may sweldo? One map. Pa? Bibigyan ka nila sweldo? Ay, hindi po. Yung ano lang, yung siya yung kumukuha sa Monday to Thursday umaga dun sa Ralphs and Buns. Mga tinapay. Sabi mo eh, baka, tanong mo, baka pwede kang pakitulog dun sa tinutulogan ini? Ay, ala naman. Sa kotse lang naman sinik dun. Oh, hindi. Baka sa taas. Baka pwede kang makitulog. Tama. Baka payagan ka nila. Diba? Hindi ba pa. Yung papayag. Okay naman po ako dito. Ayos yun para makatulong ka sa kanila. Okay lang po. So yun po. Saka ano naman po, prayer request. Sana di na busy. Ayun, si Matthew pa yung social worker. So, tagal-tagal na rin din nagpaparamdam. Kahit mag-text call pa. Laging busy. Ayun po. Sige, pa-follow up natin. Okay, thank you, Josh. Sino ang next na gusto mong kasunod? Sino pa po ba? Josie, Giselle, Justin, Anastasio, Pastor Bert, Vilma, Janet. Justin. Justin, your turn. Justin. My praise report is that I'm almost done with school for the semester. Mm-hmm. Praise my prayer request. I don't have one this week. Okay. Thank you, Justine. See you next, Justine. Pastor Bert. Pastor Bert. Pastor Bert. Hello. Good evening po. Ay, magandang gabi po. Na prayer request ay praise report. Mm-hmm. Praise report. Siguro yung Eweds. Nagpapasalamat kami at na natapos na yung kanyang nurse na. Nursing, yeah. Dadagdagan na naman nurse natin. Uh-oh. At ganyan din yung kay James na nasa clinical trial siya ngayon.
And nalampasan na niya yung isang test. Yung kanina, meron siyang test kanina, hoping na nalampasan na rin niya. So siguro po yun ang pinagpapasalamat. Na-surgery na ba yung veins mo? Yun nga pala. Siguro tanggalin muna yung Pastor. Yung aking prayer request sa na-surgery. I-cancel muna kasi inaano pa yung BP ko. Gusto nila bumaba talaga. I don't know. Pero kapag kinukuha ko naman sa bahay, yung BP ko mababa. 138. Pero kapag pumupunta ako doon, I don't know, sabi nga ni James baka may problema yung dad, yung nilalagay na sa braso to take your BP, baka masikip, sabi niya. Oh, parang napapansin ko nga, sabi ko ganun, na every time na i-press niya yung it takes 3 beat, ay yung tatlong beses siya magpapump. Mararamdaman ko, kaya mostly 180, 170, yung last time may 200, sabi ko. Pero hindi naman ako kung ganun sa niya. Baka siguro i-request ko sa susunod. Tsaka dad sabi niya, dapat kunin ka sa left, hindi sa right. Kasi kinukuha ko sa right. Mm-hmm. I don't know kung may difference yun. Siguro po pa, sorry, muna. Yung aking pre-request na surgery, i-hold muna. Sige pa. Yung BP ko ang Praise God. Pababain ang BP, inilagay ko. Yeah. Normal. Sige po, lagay natin dito. Okay. Yeah. Yan lang po, Pastor. Normal. Ayan. Okay, Pastor, sino po next? Nakikita ko dito si Rachel. Tapos na po. Sister Janet, your turn. Salamat po. Thank you, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi. Maraming salamat po sa Panginoon. So, nagpapasalamat lang po ako kay Lord nung Monday off nung aking kababayan. Kaya po nakapunta kami sa inyo, Pastor. And it's an opportunity to just really come and minister through prayer din po. Yung po, praise report. Amen. Yung prayer request po, continuous protection po, lalo na dun sa mga bata when they drive to and fro, punta ng LA or anywhere, lalo na pong vacation, protection po sa kanila. Yan lang po, Pastor. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Thank you, Sister Janet. Sino next? Sino po ang next? Josie, Giselle. Si Tita Josie po. Tita Josie po. Okay, bago si Tita Josie, sabi dito, pahabol, sabi ni Tita Pepot, for my daughter Hazel na nakapasa sa audition last night. Ngayon po palang bumalik mga audition sa theater. Alright, congratulations. Okay. Tita Josie, your turn. Sa po si Noel. Ako po, Pastor, sa praise report. Salamat po dahil we are back tonight. Last week po, wala dahil may bisita kami. Mm-hmm. At salamat sa Panginoon dahil sa protection, yung traveling mercy na binigay sa amin. Dahil almost every day for the last 6 days, back and forth po kami sa mga lakad dahil nga nandito yung kapatid ko at yung mga anak niya, and we had a good time. Yeah. Nag-enjoy po sila doon sa mga pinunta. And even sa church, nag-enjoy sila. Especially sa Bicol Express daw ni ni Jasmine. Sarap daw po. Medyo manghang lang. At dumating na konting blessing po na more than we expected doon po doon sa IHSS ni nanay. Na-approve na po yung maximum
Okay. So, salamat po sa Panginoon and malaking tulong po sa amin yan. And ano po ba? Ayun yung po, yung adjustment period ng anak ko, si Jorel. Everything are being provided. Nakapag-adjust po sila ng smoothly everything at lahat po ng mga requirements nila sa kanilang daily needs. Okay na po lahat. So, hopefully, makalarating po kami ron. Makapasyal dalawa, maybe next month po. Yun po, maraming salamat. Amen. Thank you. Ikaw, Tito Josie, meron? Pastor, prayer request po namin yung healing, comfort doon sa mga may masama pakiramdam. Ayaw pong sabihin may sakit kasi pag kinilain po namin na natin ang may sakit tayo, parang yun eh. Permanent na. So, masama lang ang pakiramdam. Yun po. Tsaka yung traveling mercy every day. Amen. Amen. Sino pong next? Si Bicol Express, girl. Bicol Express, your turn. Good evening po. Good evening. Pastor, ano po, ang praise report po namin is nagpapasalamat po kami kay God kasi sa araw-araw na biyahe namin na maaga ni Alvin, paghatid niya sa akin, is safe po kami parate, safe na nakakapasok ng trabaho, ng school, mga bata. And nagpapasalamat din po kami dahil nung Sunday po, nagkaroon tayo dito ng parang fellowship na rin po na naging masaya po. Nakakantahan natin ang happy birthday si Annalise at napag-pray niyo rin po. And praise report din po dahil si Alison nakapag-usap na sa kanya yung principal ng school nila, Anaya, regarding po dun sa sasakyan. Bali, mag-uusap na lang daw po yung insurance niya at insurance ng school para dun sa kung ano magiging, kung ano mangyayari po. And prayer request po, Pastor, na sana po in favor po lahat kay Alison na walang, nasagutin lang school po lahat ng gastos po sa sasakyan po. Tsaka po si Aldrin po, Pastor, pa-prayer po na may ubo siya ngayon. Aldrin po ba? Opo, yung kanyang ano, sinus. Nagkaroon siya ng sinus, hindi ko maintindihan, Pastor. Basta mula nung lagi siyang inuubo, nagkaka-sinus na siya. Para siyang hinihika po. Yun lang po, Pastor. Ay, ano po pala kay Alison po, ano, na ma-aprobahan daw po siya sa work study po niya. Ma-aprobahan sa work? Nag-apply siya work sa study po sa mga klase po. Klaseng, yung mga open classes ngayong summer po, yata. Ah, nagtatrabaho habang nag-aaral po pala sa school. Parang part-time job po sa school. Okay, sige. Na matanggap po siya. Inulat ko na. Okay po, yun lang po. Thank you po. Thank you. Next. Si ano po? Si Sister Bilma po. Sister Bing. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good evening po. Praise report ko po. Thank you po dahil okay na po yung pakiramdam ko. Yun naman pong prayer request. Ganun din po. Maging okay po yung mga pakiramdam po ni Jaya tsaka po si Rachel at si Ryzen. Sa lahat na rin po. At saka po pala yung praise report din po si Jirel. Okay na rin po siya. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Tita Bing. Pili kayo kay Giselle, Jairus at Faith. Si Giselle po. Giselle. Evening po. Evening. Ang praise report po, ine-enjoy lang po summer vacation, especially with friends. Kahapon po, we had a good time at Six Flags and also had a good dinner with them po. And also, nung Sunday rin po, good spontaneous fellowship din po with churchmates.
after lunch, nagkayayaan na lang po bigla dahil kay Allison. Uh-oh. And we also celebrated yung grad po ni Ate Wedge po. Oh, yeah. And prayer request po, complete healing din po sa mga may sakit. And maganda rin pong schedule for my classes next semester. All right, good schedule for your classes. Salag ko lang, ah. Giselle. Good sked. Sino next, Giselle? Kuya Jai po. Kuya Jai. Good evening po. Good evening. Praise report ko po ay si Rizal po, meron accelerated reader na naman po siya. Wow. Although hindi po siya naka-attend today kasi may sakit po siya. Pero okay lang po. And then prayer request po, same po sa prayer ng iba. Healing po sa lahat ng may sakit, and then more energy po sa mga leaders para sa mga upcoming activities. Yeah. kailangan talaga natin ng energy, no? Ayun, sinutunod yung activities natin ngayon. Yeah, I agree. Oh, so, thank you, Jai. And next, pili ka kay Faith or Tita Fedu mo. Ano po yon? Yung praise report? Oh, sige, kay na po, Tita Fe. Praise report and what do you call this? Prayer request po. Yung praise report ko po ay laging yung love of the Lord and His provision, His mercy, and His faithfulness. Maraming nagkakasakit ngayon. Tapos, praise the Lord naman. Nagsimula lang yung aking lalamunan. Pero when I asked the Lord to heal me, and then he did it as I requested. So I praise Him because God is not far from us. He's always there. In fact, He is in our heart. He is in our being. I thank the Lord and praise Him because He is a loving God and He protects us from all harm. Praise the Lord. He has blessed our church. He has blessed our people. He has blessed our pastors. He has blessed all the members and the attendees. I praise the Lord for everything that He has done for all of us. And my prayer request is as Ben, my son-in-law, requested. I was able to talk to them only once because of the problem that they have with the internet. And he said that I request a prayer dahil ang sabi ng doktor sa kanila, yung sipon at saka yung sakit ng ulo yata ba yun, yung runny nose lagi, ay symptom ng isang symptom din ng COVID. So sabi ganyan ni Ben sa akin, Mami, paki-request ng prayer din para sa amin. Yun po. Thank you. Sige po. Ulit lang po kay Tito Ben. Siguro silang dalawa po, Pastor. Okay, sige po. Ay, si May pala. So dahil sa init daw po ng sa Pilipinas, bunga ng pawis siya lagi, pati mga binti niya. Tapos dalawang beses pa nga sila daw maligo sa isang araw dahil sa init, ganyan. Kaya humihingi siya. At saka yung internet nila, the whole Philippines, a lot of people have a problem sa kahinaan ng internet. Until now, I was not able to contact my brother next to me because wala ding internet yung bahay nila. PLDT ang pastor yung parang PLDT, parang mahina yata yung nila. Thank you, Pastor. Sige po. Thank you po.
Faith, pray support, prayer request. Good evening po. Good evening. I think yung praise report ko po, yung nakapag-date po kami ni Aileen kagabi. Yun, masaya po. Kasi parang sharing of lives and refreshing. Tsaka nakadate ko po si Cyrus today. Sinundo po ako sa klase. Nice. And for this week. Siguro prayer request ko rin po yung katulad po kay Mama, yung audition ni Hazel, tsaka si Daddy Boy po na makilala pa niya si Jesus. At ano, hindi po siya mawala nang hindi nakikilala si Jesus. So yun lang po. Same po nung kay Mama. At saka trabaho po pa rin po kay Tep-Tep. Work po for Tep-Tep. So, ulitin ko na. Kay Hazel ay... Audition po. Makapasa sa audition. Pass the audition. Ano si... ba ito? Huling Elving ba? Hindi. Hindi po. Ayaw niya na po doon. Teatro po. Basta sa isang show po. Wait, show. Gagawin pa lang. Gagawin pa lang pong show. Binubuo pang cast. Tapos si Daddy Boy po kasi ano, humihilik pero hindi nagigising. Oh. So yun po, eh hindi pa po siya nakakalala kay Lord eh. So na ma-encounter niya pa po si Lord. Tapos pangatlo po si Tep-Tep po na makahanap na po ng trabaho. Thank you po. Sige. Thank you, thank you. All right. Punta tayo sa ano, sa ating they call this sa ating devotion. Dali lang po ah, mahina ang kalaban. Yeah, share natin to. All right. So we have here welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering every Wednesday 8 p.m. Tapos na tayo sa praise, support, and prayer request. Dadako na tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Alright, so next week, ang devotion leader natin ay si Brother Aldrin. And then the following week, followed by Alison, Ana Lu, CJ, Faith, Fe, Fepot, Jairus, Janet, Giselle, Jasmine, Josie, Justine, Manny, Razel. So alphabetical na siya tayo ngayon. So next week, start tayo. Reset. Start tayo kay Brother Aldrin. So since meron pala, ano nga, fifth Wednesday yata na, so parang walang naka-assign. So pero, nag-invite na lang tayo ng ano, ng magde-devotion sa atin tonight. So, panoorin natin lahat to. Roll Betamax. Pinagpalang araw sa iyo kapatid, halina at mag-devotion tayo. Sa araw na to, tingnan natin pagbulay-bulayan ang pagpa-fasting at pananalangin. Ika nga, prayer and fasting is very significant kasi it's like parang plugging in doon sa power na kailangan natin kung kailan tayo nanlulumo or kahit hindi nanlulumo, ito ay anticipative para hindi tayo manlumo. Sinulat ni Dr. Luke sa Acts chapter 13 verses 2 and 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So habang sila ay sumasamba, dumadalangin, nananalangin, at hindi kumakain or nagfa-fasting, no, naging sensitive sila sa Holy Spirit at nadinig nila ang sinabi ng Holy Spirit. Naihiwalay daw si Barnabas or si Barney at si Saul na naging Paul, no, para sa panawagan na ipapagawa sa kanila specifically. At alam naman natin yan, that is to go after the Gentiles. Then after fasting and praying, yun, nilay hands na nila si Paul at si Barnabas
at saka nila pinadala sa misyon. So, yung sensitivity mo sa Holy Spirit is brought about ng prayer and fasting. So, kung manonood ka ng Netflix the entire day, I don't think magiging sensitive ka sa Holy Spirit. So, prayer and fasting is very, very important. No? Naalaman nila na kailangan nilang iset apart or ihiwalay, no, for holiness si Barney at saka si Saul for the work to which, no, they are being called by God. Specifically, alam mo ba na ikaw ay tinawag ng Diyos specifically para sa isang trabaho o sa isang ministeryo? Ang maganda dito, pinakita doon na God does not speak louder when we fast, but we begin to hear Him better. Alam mo yun? Kumbaga, mas sensitive tayo. Hindi, parehas lang yung salita niya habang nag-fast tayo o hindi. Kumbaga, same tone. Halimbawa, Barnabas, Paul, pumunta kayo dito sa lugar na to. So, since madaming gulo, madaming ingay, hindi natin madinig. Pero nung naging tahimik na tayo, nag-pray tayo, nag-fast tayo, nag-ayuno tayo, nag-focus tayo sa Lord, same tone lang din yung sinabi. Barnabas, Paul, punta kayo dito. Pinapadala kayo sa lugar na to. And then, napakinggan natin kasi mas sensitive na tayo. Importante ang pakikinig sa Holy Spirit. At mangyayari lang yan kung tatahimik ang katawang lupa natin. At yun ay sa pamamagitan ng prayer and fasting. Fast not only from food, fast also from the following: Netflix, mga TV, mga teleserye na sinusubaybay natin, sa Facebook na kumakain ng maraming oras ng tao, YouTube, Instagram, yung pag-i-stalk sa mga artista, tigil-tigilan muna. Twitter, yan, kumbaga pagmamarites. Online, video games, no, mga Mobile Legends, mga novels na binabasa natin, etc., etc. Kung dyan nakafocus ang ating sarili, ay mahirapan nating mapakinggan ang Diyos. Right? So, sana sa gabi na to, o sa araw na to, o sa umaga na to, sa hapon na to, matutunan natin, meron tayong natutunan na importante na tayo ay mag-ayuno, tayo ay makinig sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer and fasting. Yan ang pagbulay-bulayan natin. No? Isipin natin mabuti yung sinabi ni Dr. Luke sa Book of Acts, no, na maging matalas sa pakikinig sa Panginoon, sa Holy Spirit, sa pamamagitan ng prayer and fasting. Tapos ito, inaanya kita, manalangin ka, tanungin mo ang Panginoon, no? Paano ka magfa-fast, paano masisimulan. Kung di mo alam, puntahan mo ang iyong mga pastor, alam nila sigurado at gagabayan kanila. Alright? Magandang buhay sa inyong lahat. So hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas. Bye! Alright! This special loophole helped me drop from 184 to 123 in weeks. Okay. You've probably heard that once you have... All right. So, ang tanong ngayong gabi, bakit importante mag-prayer and fasting? No, pangalawang tanong, nung ginawa mo to, ano epekto sa'yo? Ayan. Kasi di ba ginagawa natin yan annually, every January. No, pero actually, hindi lang naman siya dapat annually. Annually, corporate yon sa church. No, pero ini-encourage natin ang bawat isa, depende sa need mo. No, pwede ka naman mag-pray and fast kung kailan mo kailangan. No, so, kung na-experience mo na to, no, anong bakit importante na mag-prayer and fasting? At saka, kung experience mo nga, ano naging benefit mo dito? Alright? So, sinong gusto magsimula? Volunteer?
Sinong atapang atao gustong magsimula? Pastor Jeff. Go ahead. Sige po. Simulan ko na lang po. Sige. Sa akin po, ano, ay, si Faith po. Sa akin po, ano, yung prayer and fasting, kaya po nung, gaya po yung share nyo sa devotional, ano, sorry, maingay po. Yung it doesn't mean that God speaks louder, but for me personally, I become more sensitive sa boses ng Panginoon. Kasi yung mga typical na bagay na normaling kumukuha ng attention ko, na set aside ko siya. Like for example, food, ganyan, o kaya yung social media. Yung parang, yung mga noises sa paligid, yung distraction, nasa silence siya. So I become more sensitive sa boses po ni Lord. Naalala ko po, meron akong situation nung 2016, kasi nga ang bigat po talaga nung parang pinagdaanan ko nung 2016. So para ang leading po sa akin ng Holy Spirit noon is to fast. Gawing regular talaga yung fasting. I think every month ko po siyang ginagawa, like one week every month. Nag-fast po talaga ako. It really helped me a lot na maka-recover. I feel like malaking parte po nung recovery ko from that difficult season, nakatulong po talaga sa akin yung prayer and fasting. Kasi instead of parang magmukmok or mag-self-pity or parang yung gano'n, yung ma-discourage, just nararamdaman ko pa rin naman po siya nung time na yun, especially pag may mga parang down moments talaga. Pero ang laking bagay po sa akin ng prayer and fasting, kasi parang na-redirect yung focus ko, tapos naramdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon. So, yun, I think I agree po na yung prayer and fasting, it's really, it's a spiritual discipline and it's an important part of our journey as Christians, na to incorporate it in our lifestyle and not just when we feel like doing it. Most especially when we feel led by the Holy Spirit to do it. So, ganun din po, pag may important transition sa buhay ko, like when I decided to stay here po last year, I also felt led by the Lord to seek Him in prayer and fasting. And yun, para it became more clear to me na, God wants me to stay. So kaya sa akin po, importante po yung prayer and fasting po, to become more sensitive sa voice ni Lord, ganyan, sa pinapagawa niya. So yun po yung sa akin, Pastor Jeff. Amen. Thank you. Na-experience niyo na ba na pagka bumibili kayo ng pabango, di ba? Tapos madami kayong inaamoy. Tapos meron doon bote ng coffee. Mapansin niyo ba yun? May binibigay silang parang coffee na mga granules or yung dinurog na coffee. Tapos pinapaamoy sa inyo yung coffee para mag-reset yung ilong niyo, para ma-appreciate niyo yung ibang amoy, di ba? So, ganun din yung prayer and fasting. Somehow it resets you. So, Tita Faith, sino next? Si Tita Josie. Tita Josie. Sabi di, ang tanong ni Pastor, bakit mahalaga ang prayer and fasting? Sa amin pong buong pamilya, napakahalaga po talaga ng prayer and fasting para po sa amin lahat. Lahat po nung prayer request po namin nung nag-fasting po kami ay sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, talagang sinagot po na ating Panginoon yung kahilingan namin para doon sa anak namin na si Jurel. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya. Kaya dapat tayo mag-focus sa Panginoon, makinig tayo sa Holy Spirit at kung ano ang sinasabi sa atin. Yun lang po. Oh, yes.
Wala si Pastor. Hindi yata na rin. Narinig. Narinig ba ako? Hello, hello, sorry. Nakamute pala ako, sorry. Sorry po. Kanina pa ako salita ng salita. Nakamute pala ako, sorry. Sorry po, sorry. Tita Josie, sino next na napili mo? Sorry. Pero narinig niyo po ako. Apo, narinig po kita ngayon. Kanina po. Apo, narinig ko po. Sige po. Ang susunod po ay si Sister Rose. Sister Rose. Yeah, kanina pa ako salita ng salita. Ako po. Sige po, ito sa pintuan. Ako naman po, yung prayer and fasting po, noong nag-prayer and fasting po, sa akin po mahalaga po yun. Kasi po, sa laki po ng ginawa pong sakripisyo ng Panginoon para sa atin na tubusin ang kasalanan natin. And sa akin po, malaking bagay po na para pong naramdaman ko po yung pagbibigay naman natin ng oras, mas nabibigyan po natin ng oras ng Panginoon at sakripisyo din po na i-give up po ang mga pangsamantalang bagay po na nagbibigay sa atin ng kaligayahan po. Yung pong oras natin sa Panginoon na sa umaga pa lang po magdadasal hanggang saan. Basta po may pagkakataon at sa buong araw, you know, at time for myself din po na minsan po magkukulong lang ako sa kwarto or kung saan lalakad, you know. Yung pong mga bagay na kina-enjoy po natin na hindi naman po, kumbaga, pansamantalang kaligayahan po, katulad din po ng mga social media. Yun po, malaki pong parte sa akin na pinakakain ko po ang kaluluwa ko. Yung naririnig ko, mas naririnig ko po siya at mas nakapag-focus po ako sa kanya. Yun po. Amen. Isa sa mga na-enjoy ko, naalala ko nung last time, yung 5 nights natin, no, na devotion. So, na-enjoy ko yan. Alright, Tita Rosie, no, next? Si Anastasio family po. Anastasios. Hello po. Good evening. Sa amin po, ginagawa po natin prayer and fasting during the start of the year. Malaking bagay po dahil parang it sets the tone for the whole na isang buong taon po tayong magiging lusog na magiging maayos po yung church at ang samahan po ng bawat isa. And then individually po, prayer and fasting
yun nga po katulad po ng sinabi ni Ate Faith na it makes us more sensitive sa ano sa Holy Spirit kung ang direction ng ano ang ano gagawin po natin. Like for example na lang po yung pagka kunwari po naka-schedule po tayo mag lead ng worship ayun po mag we really need to pray and fast and devotion na pumahalaga po to really just be engaged po with the Holy Spirit and God and you know lalo na po pag may major decisions din po like yun po yung paglilipat mga ganun po mahalaga din po yung prayer and fasting and naging benefit po yun po mas nagiging in touch po tayo with Christ ano po we focus on God and naiwasan po natin yung mga distractions, temptations and we also notice na there are more answered prayers dahil mas nagiging powerful po yung ano yung prayers po natin. And then physically it helps po dahil besides losing weight yun mga po parang nagkakaroon po ng cleansing. So it also helps sa physical po natin. So yun po. Thank you, Aldrin. I agree for preachers and worship leaders, instrumentalists, no? Maganda yung meron ding regular na prayer and fasting to kumbaga, be in touch no, with the Holy Spirit. Thank you. See you next. Next po, si Justin. Justin. I think prayer and fasting is important because it helps us to grow closer to God and also to be more aligned with His will. Because we don't fast to impress God so that He will follow our will, but rather fasting changes us, not God, so that we will follow His will. And we do it because we love God, but not to impress God, because the Bible says even our righteous acts, they are like filthy rags to Him. So we do it out of reverence for God, not for legalistic reasons. And prayer is also important. I remember growing up, I used to just recite the Lord's Prayer, Our Father. I would do that every night, but it was so liturgical and I didn't really have a relationship with God. It wasn't until I got older that I started to pray more personally with God. Yeah, that's my share. Amen. Thank you, Justin. Not to impress God, for Him to follow our will. Yeah. But it's a manifestation of our love to God for us to follow His will. Wow. That is beautiful. Very good. Very good. Next, Justin. Who's next? I'll call Kuya CJ. Kuya CJ. Good evening po. So, para sa akin po, pag sinabi po yung
prayer and fasting, parang what comes to my mind is like yung sa retreat or reset, wherein like you'll go either yung image sa dati ko school magkakasama kami, pero at this point parang ako lang mag-isa, so I'll go kumbaga parang mag reconnecting to God in a way na setting my sights to on the Lord na in a way na paano ba? Ayun, reconnecting, reset in a way na pagka for example yung dumadami, for example may one time dumada na sumasabay-sabay lahat ng problema ko, ganun. Parang it's like a reset button na parang oops, sandali lang, parang sinasabi sa akin, parang oops, sandali lang, ano, have time with me first. And parang re-reset na yung mind ko na alam ko sa may sabay ng lahat ng problema mo, pero you have to pause, take a break, reset, and ayun, pray and fast. So, ang efekto naman po sa akin yun is after ko mag-pray and fast, parang buwabalik sa akin yung feeling na, teka lang, bakit? Yung mga problemang to, hindi naman dapat siya, dapat yun, i-overcomplicate, and at the same time, parang I have this feeling na nandiyan si Lord na kasama ko, na malalagpasan ko lahat ng problema ko. So, I think that's what I think pag sinabi pong pray and fast. I mean, correct me if I'm wrong. So, yun po. Thank you, CJ. Who's next? Si Giselle po. Giselle. What I can share po nung huli po natin na prayer and fasting, parang it restored and strengthened my intimacy with God and His Word po. Lalo na po nung nightly meetings po natin and our topics, naka-help po siya to reflect on myself and also the world around me, lalo na po sa mga youth. Mga dapat po iwasan and all the worldly things that would not really benefit us and our walk with God. So ayun po, after part na po ako mag-give more time to God, na siya talaga yung uunahin ko sa araw-araw, and yun po, daily devotions. Nakita ko po how He answered our biggest prayer request. Yun nga po, na si Kuya and my sister-in-law po na makapunta po dito sa US, and sa susunod po nun, sunod-sunod na po yung blessing sa family namin, even sa church po and our members. And that is because po we are always reminded to seek Him first. Yun lang po. Amen. Thank you, Giselle. Who's next, Giselle? Si Tita Analu po. Tita Analu. Okay po. So yung question po natin, bakit importante mag-prayer and fasting? Sa na-experience ko po, when I pray and fast, katulad po ng sinabi ng natin lahat, when I pray and fast po, it helps me become more sensitive to God's word, His promises, and to the Holy Spirit. Parang mas lalo ko po nafe-feel yung ano po, yung parang comfort ni God na yes, it's a problem, but it's nothing that God cannot fix. So it makes me feel more stronger and more victorious when I pray and fast. And yung ano po, anong naging benefit mo nung nasubukan mo ito? So yung restoration po ng family namin is a
product po of prayer and fasting. Yun lang po. Amen. Thank you. Sister Anilu, who's next? Next ko po dito si Pastor Bert. Pastor Bert. Hello. Good evening, po. Yeah. Why every believer, bakit importante, why it's important to always indulge in prayer and fasting? Well, as a believer, I believe prayer and fasting are just like regular kumbaga activities in our Christian life. But sometimes prayer and fasting, which are important, sometimes they are being neglected. No? Prayer is just like how we breathe. Ganun dapat ang isang mananampalataya na sa kanyang buhay na parang hininga ang panalangin. Kasi kapag hindi ka na humihinga, ay patay ka na. Ganun din sa prayer. Your communication with God once you stop praying. As if you turn off your conversation or line with God. So yun po yung kahalagan at yung fasting, the same thing also. Yung fasting naman, it's not only for us to benefit, no? Physically, but I believe we do fasting because sometimes there are important matters we lift up unto the Lord, and sometimes we fast in order for us to give us guidance and wisdom. And yun nga, mostly nabanggit kanina na you have to kill the appetite of your flesh so that your spirit, your relationship with God, your communication with God, it's much stronger. Kaya magiging, sabi nga nila, yung narinig ko kanina, you'll become more sensitive to the leading of the Holy Spirit. So yun po, na marami pong mahalagang bagay kung bakit importante ang panalangin at pag-ayuno. And even Paul mentioned in the book of Thessalonians na pray without ceasing. So anong naging benefit mo nito? Anong naging benefit mo nang nasubukan mo ito? Well, when I learned from the beginning ng pagka naging Kristiyano ako, I learned about these things, yung prayer and fasting. Really, you will learn as you grow in your faith, yung relasyon mo sa Panginoon, yung panalangin, yung kagaya na nasabi ni Justin noon, hindi rin ako marunong manalangin. They asked me to pray sa isang prayer meeting sa school pa noon, sa university. Wala akong maisip na panalangin. I don't know how to pray. Yun nga, yung nabanggit ko lang, Our Father, yun ang kabisado ko eh. Hanggang tinapos ko na yung model of prayer na tinuro ng Panginoon. But really, prayer is a more of a conversation with God. So yung benefit ko ron na naranasan ay yung once you always converse with God, it's more become normal or regular. Hindi ka nag-struggle. In every moment you converse with God, you talk to Him. Hindi lamang dun sa when it's really you are in need, that's the only time you pray. I believe every moment you can converse with God. Ano man yung ginagawa mo.
And I believe one more, yung fasting. I believe na yun nga. Now, once you encounter mostly in spiritual realm, maka encounter ka ng mga spirit na napakalakas. Or sometimes you will encounter, kagaya ko na more sa maraming beses na encounter with evil spirits o yung mga taong possess. Really, fasting and prayer, really, it's a big help na magiging matibay ka at hindi ka matatakot. Kasi nung unang, I'm still young in my Christian faith, merong isang possess na hindi ko alam kasi nagbibisita kami sa mga baryo. And nakatalikod siya. At kinukumusta ko siya. Pagtingin niya sa akin, ang bagsik ng kanyang mga mata. Tsaka talagang he's a possess. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. But later on, as I go through the Word of God, yun nga, na napakalaga pala ng fasting and prayer. When Jesus encountered, when the disciples, yung siguro alam na natin to, when they encounter the demon possessed, they cannot even exercise or cast out the demon. Ang sabi nga ni Jesus sa kanila, you can only cast this out, this spirit through prayer and fasting. So yun ang pinaka sa isang natin. Masasabing benefit, no? That you can face any evil that is before you. And I believe na it is God is with us. Sabi nga, if you have a beautiful or good relationship with God, sabi niya, who can be against us? So yun po, marami po pong benefit ang fasting and prayer. At nawa ay maging normal or regular sa atin yan. Panalangin at pag-ayuno. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Pastor Bert. Who's next, Pastor Bert? Ang nakikita ko po sa itaas, si Rachel. Go, Rachel. Ako naman po yung sa fasting will be yung ano pa yung gustong ipagawa sa yun ng Lord since yun yung po yung parang quiet, I mean yun yung quiet time mo with the Lord and then free from distractions ka din kasi kapag po ako nagpa-fasting pati Facebook po lahat ng social media ko po naka deactivate, so I think yun po parang nagpo-focus ka sa anong gusto pagawa sa yun ni Lord and sensitive ka po sa Holy Spirit and then parang rest na rin po yun with the Lord. Kasi ganun po yung nangyari sa amin sa retreat namin, sa women's retreat. And then parang dun rin po parang papaparealize sa'yo ng Lord na you're enough, ganun. And parang pinili ka niya to do yung mga ministries for Him. And then, yun po. And then, yung benefit naman po, for sure, and kapag po nagpa-fasting tayo, lahat po ng pinapipray natin ay binibigay ni Lord, hindi man asap, but then in His time, binibigay niya po yung mga bagay na pinagpa-fast po natin. So, yun po. Amen. Thank you, Rage. Sino next? Si Kuya Jairus po. Kuya Jairus. Hello po. Narinig po ako. Yes, loud and clear. Opo. I think po sa akin, kaya po natin ginagawa yung fasting. Most specifically, bakit ba pagkain po yung pinaka-main natin? Kung bakit? Teka lang, sorry po. Kung bakit pagkain natin ini-eliminate kasi po nung in the old times, to prepare food is napakatagal po talaga. Especially sa ating mga Pilipino din. Takes like 2-3 hours para makapagluto ng masarap na putahin. So yung time po natin,
nauubos na sa pag-prepare ng food, tapos kakain ka pa. Kaya wala ka ng oras kay Lord. So, in modern times naman po, meron tayong mga microwavable na we can have food in like 3 minutes. But in addition po that, ini-eliminate natin yung mga bagay na nagsasatisfy sa atin in addition to food, which is yung sinabi ni Ate Rachel po, yung okay, Facebook, panonood ng TV, or any other things na sinisik po natin para sa kaligayahan other than God. Yung nagkakaroon po tayo ng spiritual discipline kapag tayo po ay nagpa-fast kasi dinideny natin yung pag-feast sa mga bagay na ito po. Yung hindi rin po siya matatawag na fasting kung walang prayer, kundi ano lamang ay deprivation or dieting. Also, ito po yung time since hindi tayo nagluto, hindi tayo nag-Facebook. Ito yung time na yung space na gamitin natin para isik si Lord with greater urgency. Magpe-pray tayo para makipag-usap kay Lord. Gamitin din yung hunger na ito para i-remind tayo sa hunger para kay God. Para magkaroon din po tayo ng mga spiritual breakthrough. Magkaroon ng clarity sa mga sagot na hinihingi natin kay Lord sa mga prayer natin. Kasi ultimately, sinasabi din naman ni Lord na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na manggagaling sa kanyang tubig. Naramdaman ko po itong yung patunay po ng pag-prepare and fast kasi nag-participate talaga po ako fully last year kasi marami po akong major decisions sa buhay. Direction in life, saka yung sabi ko kay Lord, tinanong ko siya kung kukuha ko ng trabaho, gusto ko ito na yung panghabang buhay kong trabaho, ayoko na magpalipat-lipat kasi since nagtrabaho ako, parang wala yata akong jump na longer than 1 year. Although I was in the Navy, but palipat-lipat din. So it's not like permanent sa one place. And sinagot naman ni Lord yung mga prayers namin, which is mapapatunayan naman po ng mga prayer support namin ngayon. So ayun po. Thank you yung sagot ko. Thank you, Jai. Sino napili mo next? Si Tita Pepot po. Tita Pepot. Ano ba tanong? Sa akin po, importante ang prayer and fasting kasi pag meron tayong mga decision, sabi nga, pag may decision tayong gagawin, kailangan ipag-pray natin. Mahirap yung pabigla-bigla kasi minsan nagkakaroon tayo ng maling decision. Madalas mangyari sa akin yan noon. But I thank God, kagaya noong January, although hindi man ako nakasabay sa inyo sa prayer and fasting, sa victory ako nakasabay, kami dalawa ni Hazel. Ang isang answered prayer ko sa prayer and fast, sa prayer ko, hindi sa fasting. Kasi sa fasting, nahihirapan ako dahil may mga medications ako, so hindi ko siya magawa. Pero meron ako pinag-fast noon na mawala pa sa akin yung ano ko sa kasi alam niyo naman wala akong magawa rito sa maghapon yung sa TFC yun ang pinag-pray ko talaga na mawala yung ang tawag doon yung addiction ko sa TFC. So for the past few months na every time mag-re-register ako sa TFC talaga hindi na ako makapasok. So siguro almost 2 months na ako hindi ako nagti-TFC. And I thank God na wala yung desire kung pag hindi ako nakapanood ng TFC, talagang hindi ako masaya.
But I think God inalis sa akin yung desire na yun. Although, so ngayon, nag-concentrate lang ako sa YouTube, mga Christian songs, mga teachings, especially yung kay Ed Lapis, tsaka yung kay, yung sa CCFF, ba yun? CCF yun. Yun, importante kasi nakakailangan meron tayong connection kay Lord. Isa pang pinapipray ko parati na so far sinagot naman ni Lord yung although wala akong trabaho, hindi naman kami financially nahihirapan, napoprovide pa rin ni Lord yung pangangailangan namin. Tipid lang. Yun po. Yun sa akin. Kaya importante ang prayer sa atin. Although may time na minsan paggising ko, sabi ko, hawak ko na ang Bible. Minsan maraming gagawin, nakakaligtaan mo na. Kaya pag alis ni Faith, doon ko lang siya gagawin. Yun po. Kasi si Faith, alas 4 pa lang yan, nagpe-prayer and fasting na yata yan dito. Gising na yan. So, importante po talaga yun kasi malaking benefit ang nakukuha natin pag nagpe-pray tayo. At para hindi lang pe-pray natin yung sarili natin, pamilya natin, pag-pray din natin yung mga relatives natin, yung mga lalo na yung mga kaibigan na hindi nakakakilala kay Lord. Lalo kagaya namin sa family, meron akong pamangkin na nalihis nga. Yung mga anak niya, lahat, sinama niya. So, nung umuwi ako ng Philippines nung January, naaawa ako sa mga pamangkin ko. Kasi mga teenagers sila. Teenager ang kaganda nila. Pero kasi nga yung pamangkin ko, napunta sa dating daan. So, ang kagandang bata, mga si 15, 16, 17, ang haba ng buhok hanggang bewang, tapos ang damit, losyang, yung bang parang nakasaya. Sabi ko, ba't kanilang ayos nyo? Mabata nyo pa, ang gaganda nyo. Bawal daw kasi sa kanila. Sabi daw sa religion nila, hindi pwede yun. Kaya, nalulungkot ako kasi pupunta na lang sila kay Lord sa maling teachings pa yung napuntahan nila. Kaya, yun lang, kailangan ipag-pray pa rin natin sila. So, yun ang mga pinapipray namin. Yung mga pamangking kong yun, tsaka yung pamangking ko, yung mga apo na walang dinakakakilala kay Lord. Family natin, importante. Kasi tayo dito, lahat tayo dito, engrossed tayo sa church natin. Pero yung mga relative natin sa Philippines, walang nagsishare sa kanila. Hindi sila nagsisimba, hindi sila nakakarinig ng word of God. Kaya yun ang dapat natin ipag-pray. Yun lang po. Amen. Kaya huwag na kayo mananood dito ng TFC. TFC na ayaw nga ako iparegister, Pastor. TFC na lang yung The Filipino Church. Oo, oh, yeah, tama. GMA naman. GMA. Ako eh, pinapanood ko yung ano eh. Yung ano yan? Ano ba yun? Nalimutan ko talaga yung title. Ano, Forevermore. Gusto, nalungkot nga ako yun. Kasi nag-ano ako sa YouTube habang naghihintay. Kasi nangihinayang ako dun sa Hillsong. Di ba? Alam naman natin, gaganda ng mga kanta nila. Tapos nabuksan ko yung Unfold. Grabe pala yung nangyari sa Hillsong. Kaya sabi ko, kaya pala umalis si Darlene Sheik sa Hillsong. Yun. Kaya nakakalungkot. Yeah, pag-pray natin sila at pag-pray natin na wag magaya ang simbahan natin. Pastor nila, Pastor. Mm-hmm. So, next, Tita Pepot. Si Janet. Si Sir Janet. Opo. Prayer and fasting. Bakit mahalaga ang prayer and fasting? Sabi mo po yung mga bagay na parang talagang, kumbaga, it's only God who can move the mountains for me. Like, nung pong bagong dating kami dito, and then we're praying, Lord, ano ba? Or they just pray that doors will be open. Events, circumstances, even divine connections. Yung mga ganun po ba? Kasi I am not in control of my circumstances. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Yung prayer naman po, parang it's a habit na yung panalangin. Pero pag kasi pag nanala, yung fasting, it is something like, Lord, kayo po ang gagalaw dito, Panginoon. Kumbaga talagang merong mas malaking pangangailangan po ba? So kumbaga yung prayer and fasting, shutting down my flesh and then let the Spirit move in behalf of me. So yun po yung prayer and fasting sa akin. And yun nga po, pagiging sensitive sa voice ng Panginoon.
which direction to take, right or left, go straight, yung mga ganun. So, mas sensitive po ako doon pagka nag-fasting. Lamang po, Pastor. Marami pong salamat. Thank you, Sister. Sino po ang next? Sino pa po ba ang hindi natawag dyan? We have Darren, Joshua, Vila. Si Darren po. Darren. Hello po, good evening. Sa akin naman po, importante yung prayer and fasting because it gives way po to redirect or matune in po yung ating spiritual focus sa Panginoon. Katulad lang po kasi yan ng yung prayer and fasting, parang antena po ng radio at TV. Yun po nakapagbigay o ng pag-capture sa atin or transmit ng signal galing sa Panginoon. So, yung benefit naman po, it can transform my prayer life into a richer and more experience with the Lord. Yan lang po. Ganda na, antena na para pwede maging transmitter. All right. Sir Darren, sino next? Sino po yun? Vilma Fedumuk, Clyde Giwa, Joshua Napogi. Tita Vilma na no. Tita Vilma. Hello po. Sa akin naman po, yung prayer and fasting ko, malak rin po nagawa po niyan sa akin dahil lalo na po sa morning bago po talaga ako lumabas ng kwarto, nagpe-pray po muna ako. And then meron po akong binabasang book. Tsaka meron din po akong pinapakinggang devotion pag po sa morning. Then sa gabi rin po bago matulog, nagpe-pray din po. Tsaka ngayon po, yun nga, natututo po akong mag-ano ng devotion, nakakapag-sharing. At nakukuhan ko po yung sa Panginoon na naging malapit po sa Kanya. At saka yung mga blessing po na pinagpipray, kahit ano po, natutupad naman po. Kaya malaking bagay po talaga na sa Kanya, lagi pong nakasentro ang isip at ano po, sa Panginoon. Kaya napaka buti po at saka po dito po sa natutuwa po ako dahil nakakapag pray po ako ng maayos at yan po sa church natin. Malaking bagay po ang naibigay po sa akin yan. Yun lamang po. Thank you, Tita Bing. Sinong next ang gusto mo? Si PQ, si Joshua, Tita Fed. Tita Fed, do mo? Si Tita, ay si ano po, Lola Fe. Lola Fe. Yeah, nice. Okay. Good evening sa lahat. Good evening. Prayer and fasting are very important because it is part of the life of a Christian. Kung wala ang fasting at saka prayer, we don't know what would happen to the whole world. Chaos lahat here and there. And it is important because it is an act of reverence before the Lord and suggests our dependence on Him. Because if we did not believe in His power and in His mercy and love for us, we wouldn't mind spending time before Him in prayer, because we believe that He is our God. Without Him, we can do nothing, and everything depends on Him. We come before Him in prayer, and prayer is talking to Him. So when Jesus said to the disciples, this thing can come only with prayer and fasting, it implies power.
So when we come to the Lord in prayer and in fasting as well, we undoubtedly receive power from the Lord over our lives. Prayer and fasting have benefited me so much in my life. In as I come to Him in prayer, more of prayer than fasting now that I am old in age, you know, I resort to prayer more than fasting, but still I do fast. When I come to the Lord in prayer with my confidence and love for Him, I would feel His closeness to me. And when I know that He is close to me, because I have come close to Him, I have confidence. I have confidence and trust that whatever happens during the day or night, He is there to cover me, to protect me, to provide for me. He'll never leave me. He will be with me. And for that matter, the gifts that He has given me, like the gifts of the Holy Spirit, increases in power because they are stirred up in my prayer. They're stirred up, and the power in using them becomes more. He also, no matter what happens in my life, I don't really what you call this. I have the consolation from the Lord. I have the encouragement from God. And there is a song, and I don't feel so much, you know, the discouragement. Even sometimes I cry. Sometimes I do cry because I easily cry, you know. I still know that very confident that God is with me and He will carry me through. And I always remember that song, because God puts joy in the heart, no matter what. I have that joy of the Lord in my heart, especially when I come so close to Him. I feel so much joy in my heart. And that reminds me of a chorus that says, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. See, there's the joy in the heart. And so, we are so much encouraged, we never fear, because God is there. Prayer and fasting are very important. They're powerful, and they bring us closer to the Lord, increasing our confidence, our dependence upon God, and our joy that only the Lord can give. Yan po ang sa akin. Thank you, Tita Fe. Who's next? We have just two, Pastor Cled and Joshua Napogi. Sino pong gusto niya? Pastor Cled. Pastor Cled. Parang nasabi na po lahat ng magagandang. but for me, I think, if anything, fasting is just it's another piece of an armor against. Fasting and prayer is just another piece of armor that we can put on every day as we go through life. And I think it's an important spiritual practice na to get us closer to God, not in a sense na parang, you know, to na
po yung pinipilit natin yung relationship with God, but because it's the out of the abundance of our love for Him. So, yun lang po. Joshua na pogi. Ikaw na. Joshua. Joshua. Okay, baka nawala si Joshua. So, magsimula na tayong manalangin. Game na ba kayo? Okay. Pasimulan natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin. Dakila po kayo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Aming tagapagligtas. Aming provider, ang aming healer. Umihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga kasalanang naisip namin, nasabi at nagawa. Pagkalinisan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Naway gawin niyo kaming karapat-dapat na humarap sa inyo at manalangin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya na natanggap namin. Patuloy na natatanggap at matatanggap pa sa kinabukasan. Salamat sa mga answered prayers namin. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na magandang pangyayari sa aming simbahan. At sa gabing ito, Panginoon, tumutulog kami sa inyo at nananalangin na nawa ay bigyan niyong pabor aming mga panalangin ng aming mga supplication. Una po, dinadalangin namin ang aming mga attendees from 27 to 41. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang mga simbron. Si Gianna, si Gurley, si Leslie, si Ray, si Pastor Ray, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan. Si Gianna po, si Leslie sa kanilang eskwelahan. Salamat, Panginoon, at makagraduate na si Leslie sa pamagitan ng inyong blessing, Panginoon. Dalangin na yung Panginoon na sa pagbibiyahe ni Pastor Ray, araw-araw sa pagpasok, ingatan niyo rin po siya. Patuloy niyo po siyang gamiting pagpapala sa aming simbahan at sa kanyang workplace. Ganun din si Sister Curly. Dalangin namin ang mga Cruz, Panginoon, si Jairel. Salamat, Panginoon, at pinagaling niyo na siya. Si Jairus, Panginoon, salamat at maganda ang kanilang naging bakasyon at kapahingahan, Panginoon. Mayroon po silang second wind para po sa kanilang career at sa kanilang ministry. We pray for Rachel na masama rin ang pakiramdam. Ganun din si Rizel, Panginoon, na pagalingin niyo po sila in Jesus' name. We pray for Tita Bing and si Sir Jaya. Pagalingin niyo rin po si Jaya, Panginoon, sa kanya nararamdaman. We pray for Derek, Panginoon, na makapasa po siya sa kanyang DMB exam, Panginoon. We pray for the Dangawins, Panginoon, si Kuya Manny, Ate Janet, si Nicole, tsaka si Janelle. We pray, Lord God, na papasalamat kami sa bagong trabaho para kay Janelle. We pray, Lord God, for safety sa pagbiyahe nila, Panginoon, back and forth, papuntang LA, papunta sa trabaho, papunta sa school. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng favor, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na you give them favor, Lord God, as a they seek, Panginoon, for a new home, Panginoon, na we pray, Lord, na kayo po ang magpala sa pamilya na to. Gamitin niyo po sila, Panginoon, sa ministry niyo. Salamat sa patuloy na paggamit sa kanila, Panginoon. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang Los Angeles First Campus, ang Filipino, ang English, ang Spanish, ang North and South Korea, Korean churches, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa at patuloy na magkatulungan. Dalangin namin kayo ang manguna, Panginoon, sa aming campus, Panginoon. At we rebuke any spirit of divisiveness, Panginoon. For our Church of the Nazarene, kindly lead us in prayer, Sister Ana Lu. Lord, we thank you, Lord, for gathering us tonight, Lord, to thank you and praise you, Lord, and to lift up
our prayers and concerns tonight, Lord. And tonight, Lord, we pray for the Church of the Nazarene. We pray for General Superintendents Duarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sundberg, Lord. We pray for District Superintendent Greg Garman. We pray for the board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, Sister Helvi, Lord. And we pray for our pastors, Lord, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Kled, Lord. We pray, Lord, for the English congregation, Lord, Josue, Michael Mata, Don Bayer, Pedro Torres, Angela Way. We pray for our Spanish congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. We pray for our South Korean church, Kai Sun Lee, North Korean congregation, Jong Won Lee, Hai Lee, MCB staff, Star Curtis, Nick, and the citizens of the World Charter School, Silver Lake, Lord. We pray for every name on this list, Lord. We pray for every officer, every pastor, Lord. We pray, Lord, that you continue to strengthen them as they work, Lord, to serve. And we pray, Lord, that you continue to bless them and provide for all their needs, Lord, financially, physically, emotionally, Lord, and spiritually, Lord Jesus. We thank you for their lives, Lord, and we pray blessings, Lord, for everyone in this list and their families, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Sister Anna Lou, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Tita Pepot, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, we lift up to you the following for complete healing. Si Aldrin po sa cough and sinus, si Pastor Norbert sa kanyang normal BP na mag-normalize po ito para magawa po yung kanyang surgery. Kay Ben, May, Jaya, Rachel, Rachel, for cough, fever, flu, and cold. We lift up to you, Emmanuel Isma, to wake up from sleep. And we lift up to you, Anna Lou, sa surgery niya sa veins, sa cover, and we pray that it will be covered by her insurance. Okay, Diana Santiago, I pray, Lord, na sa kanyang Parkinson's therapy improvement, na sana po, Lord, maklakad na rin po siya. Sanayda Mayo, cataract surgery. Gayun din po ako, Lord, sa coming cataract surgery ko sa July. Also pray for myself. Kay PJ, kay Pastor Jeff, sa colonoscopy niya po, sa schedule niya sa June 23, sa right knee, left heel, left hand pain, kay Briel, sa skin outbreak, Yonila Villaflor, and large heart medicines na sana mag-effect sa kanyang katawan. Kay Bob D. Giacomo for dementia, Yonila Lopez, orbital lymphoma, and Patrick Noel, that he will be able to walk. Lord, we lift up to you all these prayer requests. We pray for your complete healing upon us, O Lord, na kung ano man po ang mga concerns ng bawat taong ito, Lord, we pray, Lord, na you will give us the healing, your healing power upon our body, Lord. Cover us with your most precious blood, especially sa mga daraan po sa surgery, sa mga check at kung ano man po, Lord. We pray, Lord, na all our surgeries will be successful. Lahat na may mga cough, may mga cold flu, na gumaling po ito, Lord, at huwag nang bumalik. At lahat po kami, ingatan niyo po sa weather na namin ngayon na pasumpong-sumpong, Lord. Hindi po namin malaman kung hanggang kailan ito. I also lift up to you, Lord, yung brother-in-law ko si Emmanuel Isma, Lord, na up to now yata ay hindi pa rin nagigising. You know, Lord, his heart. I pray, Lord, na pagising niya sana po, Lord, I pray, Lord, na
makakilala sa inyo, tumanggap po siya sa inyo, Lord. Wala po sa personal relationship sa inyo, and we pray na somebody will minister to him, O Lord, just in case kung ano po mangyari sa kanya, he is ready to face you, O Lord. Gayun din po, Lord, yung mga dadaan sa colonoscopy, ganyan, na maging negative po ito. Si Pastor Jeff, sa kanya right knee na maging okay na yung kanyang paglakad, Lord, yung left heel, left hand pain. And Lord, I pray for Pastor Jeff na ayusin niya na po ang pagkain niya at mag-limit na rin po sa mga pagkain namin sa church. Gabriel, sa lahat po ito, Lord, we pray, O Lord, for your complete healing. Heal us, O Lord, in Jesus' name, amen. 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 Thank you, Tita Pepot. For complete healing from cancer, kindly lead us, Sister Darren. Lord, thank you, Lord, for this night, Lord, that you've gathered us, Lord, to praise you and we can pray for our brothers and sisters who are having in sick right now. Lord, we are praying for Elsa Rimondo, for her lymph node, Tess Uy, for her ovarian, Odette Perez, para sa kanyang radiation, Noah D. Guzman, sa kanyang bone, Federico Concepcion, sa kanyang prostate or bone, Roxanne Wong, sa kanyang ovarian, Julieta Francisco Abuso, and Ellie Heradora. Lord, we are praying, Lord God, that may your healing power, Lord God, be upon them. Let your healing power, Lord, flow in every part of their body, Lord God, who are experiencing right now, Lord God, abnormalities, especially cancer, Lord God. We are praying, Lord God, that ikaw po magpatanggal sa mga ganyang sakit po, Panginoon. And Lord, we are praying also for endurance, Lord God, na nakaya Panginoon yung mga sinasuffer nila, Lord God, yung pain right now. And also, Lord God, naway, agamintin mo po itong mga sakit, Panginoon, na ma-feel po nila, Panginoon, yung presence mo, ma-experience po nila, Panginoon, kung ano yung faithfulness mo at goodness po sa kanilang buhay. Lord, thank you, Lord God, and we know, Lord God, sabi mo nga po sa mong salita, by your stripes, you've been healed, O God. And you are claiming, Lord God, to answer all of our prayers, most especially, Lord God, sa kagalingan po sa mga taong ito. It's all we pray in mighty name. Amen. Amen. Thank you, Sister Darren. For personal supplication, kindly lead us, Sister Josie, for special favor and request. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Nalapit po namin ang kapatiran namin na ito, Panginoon. Si Hazel, past the audition, Lord, nalangin po namin na makapasa po siya sa audition na kanyang sasalihan ko. Ito po ang iyong kalooban, Panginoon. Yun po ang mangyari sa kanya, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Lord. Makapasa po siya. Lord, dalangin din po namin si Giselle. Good schedule for classes next sem. Lord, dalangin po namin na magkaroon po siya ng magandang schedule sa kanyang school at sa kanyang mga classes next sem. Lord, dalangin po namin na ganoon din po yung kanyang pagpasok at maging maayos din po, Panginoon. Hindi po masyadong maaga at hindi naman po masyadong gabi para hindi po siya mahirapan sa kanyang pag-uwi, Lord. At dalangin din po namin si Allison, approval for working in study. Lord, dalangin po namin na ma-approve po yung gusto niyang mangyari sa nag-work siya habang i-study po siya, Lord. Dalangin po namin na ipagkaloob po ito, Lord God, at dalangin po namin na bigyan mo po siya ng kalakasan ng kanyang pangatawan, Lord, upang magawa po niya ito na nagtatrabaho habang nag-aaral, Lord.
Dalangin din po namin ang family of Beatrice Solis na comfort for the passing. Lord, dalangin po namin sa mga sandaling ito. Lord, bigyan mo po ng comfort ang pamilyang ni Beatrice. Lord, dalangin po namin na pagkalooban mo rin po sila ng ang kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito, Lord. At alam po namin na ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Ganun din po ang pamilya Raymundo's new home, Lord. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito dahil alam po Panginoon, ipinagkaloob mo na po sa kanila, Panginoon, ang bagong bahay na kanilang lilipatan. Lord, salamat po, Panginoon. At salamat din po kay James pa rin po sa paperwork po niya. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na wala imposible sa iyo, Panginoon, at ipagkakaloob mo rin po na maayos po ang lahat ng kanilang dapat ayusin, Panginoon. Lord. At ganun din po kay Tep-Tep at CJ sa new job opportunity. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na pagkalooban mo sila ng trabaho na naaayon sa kanilang nalalaman, Panginoon, Lord. At dalangin din po namin na maging maayos po ito, yung pagkakaloob mo sa kanila, malapit lang po at maganda po ang magiging salary nila, Lord. Salamat po, Lord. At ganun din po kay AJ Bacasin at Darren, pareho po silang kukuha ng exam. Board exam po at saka si best exam. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa kanila, Panginoon, sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na ipagkaloob mo po, Panginoon, na sila po'y makapasa sa exam na ito. Lord, ibalik mo po lahat sa kanila ang kanilang pag-aralan at ikaw po, Panginoon, na siyang manguna habang sila po'y kumukha ng exam. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin na maipapasa po nila ito sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganun din po kay Weds, Lord, good health and gain of weight. Lord, dalangin po namin na bigyan mo po, Panginoon, ng maayos sa kalusugan. Si Weds, nawa po, dalangin namin na maging magana po siya sa kanyang pagkain upang mag-gain po yung kanyang weight, Lord. At ingatan mo rin po siya sa araw-araw na kanyang kung ano man po yung mga lalakarin niya. Ingatan mo po siya, Panginoon. Lalo na po ngayon, nakagraduate na po siya. Salamat po, Panginoon. Salamat din po kay, ay, ganun din po, ilalapit namin si Daniel sa kanyang green card. At dalangin po namin, Panginoon, si Daniel, Lord. Nakikita mo po siya, Lord, kung anong desire ng kanyang puso. Ipagkaloob mo po sa kanya yung kanyang hinihiling na magkaroon po siya ng green card. At alam po namin, Panginoon, na ito po ipagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Magiging smooth po lahat ng kanyang lalakarin, Panginoon, upang maging maayos po ito, Panginoon. Ganun din po kay Lauren, continuous improvement, Lord. Dalangin po namin sa batang ito. Nabigyan mo po siya ng kaaliwan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ganun din po makita niya yung kabutihan ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganun din po ang mga pamilya niya sa church, Lord. Ganun din po makakita po siya ng mga kaibigan na mga Christian din po, Panginoon, upang siya po ay bigyan ng kaaliwan, Panginoon. Alam po namin ang kaaliwan niya. Ipinagkakaloob mo ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na magiging maayos na si Lauren, Lord. Dalangin din po namin si Mabi sa kanyang pregnancy na kasalukuyan po ang kanyang pagbubuntis, Panginoon. Dalangin po namin na maayos po sila mag-ina, Panginoon, hanggang sa kanyang panganganak, Lord. Pangunahan mo po siya, huwag mo po siyang pababayaan, Panginoon. Ganoon din po kay Derek, Lord, sa kanyang pagkuha ng DMV test. Dalangin po namin, Panginoon, ngayon pa lamang po, Panginoon, na pangunahan mo po siya sa kanyang test. At ikaw po ang manguna sa kanya, Lord. Alam po namin at ngayon pa lamang po pinapasalamatan na po namin na maipapasa po niya ito, Lord, sa biyaya at tulong mo. Lord, ganoon din po kay Joshua, document job place to stay, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob, Panginoon, ng trabaho, bahay, Panginoon, at lahat-lahat kay Joshua, Panginoon. Alam po namin na hindi mo siya pababayaan, Panginoon, dahil anak mo po siya, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na rin po namin, Panginoon,
na yung maayos na trabaho at safe na tirahan, Lord, ang ipagkakaloob mo sa kanya. Ganon din po kay Job to mature in Christ's direction in life. Lord, dalangin po namin si Job, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang manguna kay Job sa lahat ng kanyang iisipin, gagawin, Panginoon. Ganon din po yung kanyang mga desires sa kanyang puso, Panginoon. Ikaw po sa Panginoon ng kaayusan. Ikaw po magsasaayos sa kanya, lalo na po sa kanyang buhay, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gagawin mo sa kay Job, Lord. Dalangin din po namin at pinasasalamatan ng katagumpayan ng aming ipinalangin ngayong gabing ito, Lord. Ikaw po ang Diyos na walang imposible, Panginoon. At ngayon pa lamang po, Panginoon, ay tinatanggap na po namin at lahat-lahat, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa mga ipinalangin namin ngayong gabing ito. Maraming salamat po at ibinabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Sister Josie. For our connecting events, evangelism, discipleship, missions, Brother Aldrin, can you lead us? Thank you. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for tonight that we are gathered, Lord, to pray and commune with you, Lord God. Thank you, Lord God, that your presence is here and your Holy Spirit is guiding us, Lord God, on what to say, Lord God. And Lord, right now we want to pray for the General Assembly, Indiana, June 8 to 16. Give all the delegates traveling mercies, Lord God, and keep them safe, Lord God, and from traveling, from the places that where they're going to stay, Lord. Anoint every pastor, every speaker, Lord, that they may be refreshed, Lord God. May they have a new and refreshing download, Lord God, of your spirit, Lord God, and a new revelation, Lord God, and for a new revival, Lord God, that will a spark of revival, Lord God, that will start, Lord God, to reach more souls, Lord God. And Lord, we pray for the Father's Day Connecting event this June 18, Lord. Lord, that all the leaders, Lord God, have a focus, Lord God, and the heart, Lord God, to serve. And may this event be successful, Lord God, to reach out more fathers, Lord God, the pinaka-base po or cornerstone of each family, Lord God, are the fathers, Lord God. Lord, we pray that more hearts of these men will be changed, Lord God. More hearts of these men will be more closer to you, Lord God, will have a deeper relationship with you, Lord God, to be more connected with you, so we can effectively lead our families, Lord. And Lord, we pray for the LA District Assembly on June 25th to 27th, Lord, that this will be the announcement of Pastor Greg's retirement, Lord God. Lord, we pray for Pastor Greg, that may you direct him, Lord God, in this new journey in his life, Lord God, for his family, Lord God, bless them, Lord. And we pray that you will place a new leader, a new district superintendent, Lord God, who is godly and worthy, Lord God, to lead our LA district, Lord God. That he will be humble, he will be just passionate, Lord God, to do this job, Lord God, for your glory, Lord. And Lord, we pray for the election of the new district superintendent, Lord God, that, as I said, this person will just be a holy, Lord God, that set apart, Lord God, para to effectively lead your people here in LA, Lord. LA is in need of leaders that just seek you first, Lord God, and then seek a revival and have this awakening, Lord, here in LA, Lord. And Lord, we pray for family retreat, Lord God, June 30 to July 2 in San Bernardino, Lord. Lord, we're excited, Lord God. Lord, we pray for
each pastor, leader, the RETCOM, Lord. Lord, may you give them the wisdom, Lord God, that they need, the knowledge that they need, Lord God, to plan, to execute this effectively, Lord God, that everybody will know the purpose, Lord God, of this this camp, Lord God, is to connect with you, Lord God, get closer to you, to get to know you more, have a deeper relationship with you, Lord God, and have a bond with our brethren, Lord God. This gathering of the saints, Lord God, will be a great and holy experience, Lord. And Lord, thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God. And for those who are who want to get baptized, Lord God, may you reach out to them, Lord God. Maybe some are shy, manahihiya, Lord God. Lord, we just pray you would touch them right now, Lord God, that they may have this bold statement, Lord God, to declare their love for you, their faith in you, Lord. And that this will be a joyous experience, Lord God. And Lord, we pray for the kids' VBS on July 29th. Lord, we are grateful for all our volunteers, our teachers, Lord God. May you anoint them and bless them, Lord. Send the kids, Lord God. Lord, kayo lang po mapapadala ng mga bata, Lord God. Lord, the kids in our church, Lord God, are really awesome, Lord. Lord, we pray that you are preparing these kids, Lord God, to be great leaders, not only just of our church, but of this city, of this country, Lord God, to be influencers of the next generation, Lord. Lord, may you touch their hearts, their minds, and their souls, Lord God. Prepare them as they grow up, Lord God. May they have this deeper longing to know you more, Lord God, that they may even influence and inspire us adults, Lord God. Lord, bless them and guide them, Lord God, as they grow up to know you, Lord God. This world is very distracting, very negative, Lord God. To just take away all these distractions from them, Lord God. Make them have a positive outlook, Lord God, in life, Lord. And Lord, this we all pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Aldrin, for popcorn prayer. Anyone can start to pray now for other supplications. Thank you. Heavenly Father, Lord God, we would like to pray for our brother, si Dennis Obligacion, Lord God, who has gout right now from his foot to his ankle, Lord God. Lord, we pray that the gout would subside, Lord God, na hindi na po magkaroon ng flares, Lord, na wala na po yung pain. Lahat po na may gout sa church namin, Lord, we just pray that there would be healing, Lord God. Touch the part of their bodies, Lord God, na there's pain, Lord God. We declare your mighty healing power, for it says in your word that by your stripes we are healed. Lord God, we claim this and we believe it, Lord. And Lord, that this will be a testimony of your great power, Lord God, that we may gather in fellowship once again together, Lord God, this Friday and this Sunday, oh Lord. Lord, we just thank you, Lord God, for your goodness and your faithfulness in our life, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Lord, I would like to lift up to you, Lord, ang Philippines, lalo na yung mga nasa probinsya, nasa lanta ng bagyo, mga nawala ng bahay, nawala ng mga nasunugan, Lord. I pray, Lord, na sana po mabigyan sila ng gobyerno ng shelter para po, at sa gayon din po ng pondo para makarecover sila, makapagpatayo ng bagong bahay nila, at mabigyan din po sila ng mga pagkain, Lord, mabigyan sila ng ma-provide sila, Lord, ng mga pangangailangan nila, mga damit, mga bigas, mga pagkain, mga dilata, Lord, para po, lalo na po yung mga bata, Lord, ng mga nagkasakit dahil sa bagyo. We pray, Lord, na ipuin niyo po ang gobyerno, ang mga mayor, mga ng mga probinsya na ma-provide po ito sa kanila, Lord, para kahit paano ma-absent po ang kanilang
pangungulila at kalungkutan, Lord, sa nangyaring bagyo. Thank you po, Lord, and I know, Lord, ipoprovide niyo po ito po sa kanila. In Jesus' name, amen. Lord, nanalangin kami ng bagong kwarto para sa aming middle school and mga teenagers tuwing Linggo. Mag-provide po kayo sa amin para po hindi po sila para mas safe po sila at saka po mas maganda po yung learning process nila. Talangin din namin, Panginoon, ng isang maliit na opisina para sa mga pastor kung saan pwede magbilang ng pera at magtago ng mga dokumento at mag-conduct ng counseling. Yan po ang mga pangailangan namin. Dalangin namin at napakinggan niyo po kami at ito po ay need namin sa aming operations pagdating po sa aming ministry. In Jesus' name, amen. Lord, we also pray for your continuous protection, God, sa bawat membro ng church at sa mga mahal namin sa buhay, Lord. First, during services, Lord, especially pag nasa courtyard kami, Lord, we speak against any form of violence or any bad thing, God, to happen, Lord. May your blood continue to cover us and keep us, God, from your hedge of protection be upon us and keep us from harm. Even sa pag mga nagko-commute, mapasok sa opisina, Lord, ilayoy mo po kami sa lahat ng masasama, sa lahat ng kapahamakan. And we also lift up to you yung mga graduating students, God, who will be transitioning, whether as a young professional or transitioning to high school or middle school. Or I pray, Lord, that you would help them, God, adjust sa bagong season nila, Lord. I pray, bigyan mo rin yung mga magta-transition sa ibang school, ilayo mo po sila sa bullying, Lord. I pray, God, na bigyan mo sila ng mababait na kaibigan, mga magiging good influence sa kanila. Pwede nilang ma-invite sa church, Lord. I pray na gamitin mo silang salt and light, God, sa kung saan mo man sila dadalhin, God, for this next season. In Jesus' name, we pray. Amen. Lord, pray po namin si Mau Tamayo na babiyahe po bukas sa trabaho na naman po niya. Gabayan niyo po siya at mga kasama niya na safe and sound sila makarating sa kung saan yung destination nila and makauwi din, makabalik dito sa LA na safe and sound na wala po silang mga sakit. In Jesus' name, amen. We also pray, Lord God, for Brother Yves, who's still recuperating from his injury and incident, Lord God. Lord, may you heal him physically, Lord, na gumaling na po yung kanyang pinky. Bumalik po yung bone sa dati pong kalagayan, maging maayos po para magamit niyo po ulit siya sa music ministry. We miss him dearly, Lord. And we also pray na mawala po yung trauma because sometimes he still remembers what happened and the trauma that has caused this, Lord God, the phobia. We pray that he would have peace of mind, that he will be your source of peace, Lord. Lord, just protect him, Lord God, and provide healing for him, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Pastor Bert, for closing prayer and benediction. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, aming Panginoon at aming Diyos at tagapagligtas na tunay nga Panginoon na kayo po ay dumidinig sa lahat ng aming mga dinalangin at kayo po ang kumakatagpo at nagpapala sa bawat isa. Sa aming pamamay nga Panginoon, ayan mo nga na yung pagpapala, na yung bendiksyon ay gawad sa bawat isa, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of God, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 All right. Buksan ang mga bintana. Ang tabi mo ka. Ayan. Huwag niyong kalimutan, malapit na ang ating camp. Ilang days na lang. At
ngayon ang last day of registration, no? At halos kompleto na tayo. Halos bayad na lahat, ba? Galing, ano? Talagang excited na lahat. Eh, kasi naman November pa natin na nirarally yan, di ba? So very good, at lahat ay responsible, at magiging masaya itong camp. Like, yeah. Oy, oh, meron bagong salaming si Jaja. Ah. So huwag niya rin kalimutan na tayo ay merong sa pagpunta natin doon, kumain na kayo ng marami. Kasi walang dinner ang pero meron tayong midnight snacks. Ayan. Pagkatapos ng service, pwede kayong kumain ng kung ano-anong dala natin, no? Tapos yung sa pag-uwi natin, mag-heavy breakfast na kayo ng Sunday. Total dikit naman yun eh. Actually, busog pa tayo pag lunch time ng Sunday. Tapos pag-uwi nyo, eh, mag-lunch na lang kayo sa kung saan kung nyo gusto. Mag-banding-banding kayo. Alright, so picture-picture tayo. Ayan. Hello, Ayay. Okay. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. See you Friday. Bye-bye. May bago tayong may bagong game sa Friday. So abangan niyo yan. Bye-bye. Bye guys. Bye. God bless. Bye-bye. Good night. Good night.